natin na yung at least man lang once magpa-check up. Kasi maraming mga bagay na baka akala nyo porque wala kayong nararamdaman na walang problema. No? Marami yung mga trainer na sakit. So mabuti na rin yung nakikita. Happy New Year! LBC with Arman Benko, AQB. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok. Marami ang natuwa siguro na natapos ang taong 2020. Dapat marami tayong isipin na pasasalamatan natin sa 2020. Siguro yung mga aral, mga lessons that na pinilit sa atin. Maging aware, ma-accept, at we take action because of those lessons. It's Monday, first Monday of 2020. At syempre, kasama natin, Doktora Eleanor B. Tan, para sa ating Ate Doc. Yes. Hi. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year sa Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa inyong lahat. Syempre, nandito sila sa LBC. Same. Do you recognize the tune? Yan po yan, yung Peaceabilities. Ate Doc, at the start of any new year, mga executive, mga empleyado, or siguro ikaw magsasabi, dapat ang mga tao, tinitikin agad nila yung kanilang katayuan, lalo na kung naglamunan noong season. Sobra naman, lamunan. Sobra ka. Ano yung annual physical examination na madalas pinapaalala? Okay. Alam mo ngayon kasi, narinig niyo ba ako? Okay ba yung sound? Okay. Yung annual physical exam kasi, siyempre annual, every year, once a year, kung may isang pagkakataon ka lang para magpatingin sa doktor, mabuti na yung magpa-general check-up, no? Yun ang tinatawag na general check-up or annual physical exam. Yung mga taong nasa mga baga employed sila ngayon, part na isang kumpanya, no? In fact, requirement ito ng maraming HR, di ba? Para sigurado tayo na talaga namang lahat ng empleyado ay okay. Pero kasi, mabuti ito because usually, alam natin ng mga Pinoy, either pumunta sa doktor o talaga walang oras or niisip nila, lalo na yung mga hindi naman empleyado ng kahit sa anong kumpanya, gastos lang to. Mabuti na yung at least man lang once magpa-check up kasi maraming mga bagay na baka akala nyo porque wala kayong nararamdaman na walang problema. No? Marami yung mga traitor na sakit. So mabuti na rin yung nakikita. Traitor na sakit? Ano yun? Mga traitor na sakit. Ibig sabihin nun, yung mga kasi di ba tayo magpapatin lang, di ba Arman, alam na alam mo to na kung hindi rin lang masakit na masakit o kaya talagang namamagana. Hindi magpapatingin sa doktor, di ba? Pero kung kunwari, meron kang annual physical na, Doc, gusto ko lang makita, ano nga ba? Alam natin na ang mga annual physical o APE na tinatawag, APE, annual physical exam, usually may package na yan eh, di ba? Pag kayo Arman, di ba? Meron kayo, mga package na yan. Pwede din kasi, of course, kung yun na yung package ninyo, okay lang din. Pero kasi putin nasa doktor, Doc, ano nga ba? Kunyari, ako may edad na, o ako, in my 20s ako ngayon, or in my 50s, or in my 60s. Aside from dun sa binabasic, ano may idagdag? Base sa mga nakikita mo sa examination mo sa akin ngayon, yun ang talagang ideal. Pero pwede na rin naman kasi yung basic. I guess, ang susunod na tanong, ano ba yung basic? Kunyari sabihin, Doc, ano yung basic? Ang pinaka-basic kasi sa Pilipinas ngayon, pag tinatanong mo yung mga HR, no, yung mga kumpanya, laging kasama dyan, number one, chest x-ray. Chest? Bakit nga ba? X-ray, oo. Bakit nga ba? Ang lagi kong sagot dyan, kasi nasa Pilipinas tayo. Anong ibig sabihin nun? Dahil sa Pilipinas, whether gusto man natin o hindi, laganap po dito at TB. Okay? Alam mo ng ibang bansa yan. TB? Kalo ko wala ng TB. Kalo ko hindi na uso ang TB. Wala nang ikisipin. Yan ang tinatawag na traitor na sakit, no? Traitor din ata yung station na yon. Pero traitor na sakit, di ba? Kasi, porque na Pilipino tayo, nasa Pilipinas, gustuhin man natin o hindi, ito kung hangin na hinihinga natin, may mga lumulutang na mga TB germs dyan, okay? Ano yung TB? Ano yung TB?
Tuberculosis, di ba? Oo. Pero of course, hindi naman lahat magkakaroon ng ubo, tas ubo dugo, di ba? Hindi naman napaka-dramatic na noon. Pero whether we like it or not, endemic sa atin eh. Nasa hangin natin, nasa lugar natin. So, kung mag-a-abroad kayo, or no, hindi pwedeng walang chest x-ray pag galing sa Pilipinas. Kasi hinahanap po nila yan. Dahil isa yan, ang TB kasi, sa totoo lang, pwede tayong carrier niyan. Apaka-healthy looking mo, no? Pero pwedeng nandyan na yan. Ngayon, pag humina ang resistensya mo, yun, dun lalabas yung problema. So, isa yun sa importante, chest x-ray, no? And then of course, nakikita din doon, lalo na ngayon, panahon ng COVID, kung medyo mayroon ka na nga palang matagal na naubo, ganyan. Although sinasabi ko nga, pwede magkaroon ng TB na walang ubo. Okay? So, yun. Tapos of course, yung tinatawag nilang urinalysis, alam na natin yun, no? Kung may mga problema sa infection sa ihi, isa yun. Pero, pwede din kasi na kahit napakasimpleng urinalysis, magkakaroon ka na ng clue kung mayroong problema sa kidney. May mga, yung mga nakalista doon sa urinalysis yun. Tapos of course, nandun yung CBC, di ba? Sinasabi nila CBC, complete blood count. Nakikita kasi doon, lalo na sa Pilipinas, again, kung anemic ka, lalo na sa mga kababaihan. Kung anemic, anong sabihin ng anemic? Ibig sabihin noon makulang yung red blood cells mo or kulang yung pagdala or abilidad ng dugo mo para magdala ng oxygen. Kaya ngayon mga anemic o maputla, inamumutla, di ba? Kasi hindi nga alam natin na kunyari maski ipindot mo lang ang balat mo namumula na dahil naaaninag natin doon yung blood supply natin, di ba? And the more na pag normal kasi ang hemoglobin hematocrit mo, which is yung complete blood count, ibig sabihin nun, napaka-efficient ng katawan mo magdala ng oxygen kung saan siya kailangan, sa utak, sa puso, sa important organs natin. So, CBC isa doon. At nakikita rin doon kung may infection, kaya nga may WBC ka rin nakikita doon. Kung kunyari, nagkataon pala, nanggaling ka sa nagkaroon ka ng pneumonia or nagkaroon ka ng infection recently, makikita din yun sa CBC. So, isa yun sa mga findings. Pero kasi, again, yung CBC, transient ano lang yun eh. Ibig sabihin, kung ano lang yung nakita mo ngayon, hindi ibig sabihin na permanenting or tagal lang ganun na. So, kaya nga mabuti na pag kunyari nagkaroon kayo ng pagkakataon at napag-ipunan nyo, let's say, na magkaroon kayo ng check-up, natanangin mo sa doktor, Doc, sige, ito yung basic. Pero ano pa ba yung pwede sa akin? Doc, 60 na ako or 50 na ako. Dati tumataba ako. Kailangan ba ako magpa-blood sugar? Kailangan ba ako mag-cholesterol? Ano bang finding mo sa akin, Doc? Di ba? Parang gano'n, very basic. Ano bang finding sa akin? Dagdagan na natin to kung ano yung angkop, no? Mga angkop na mga test. At pag nagpa-annual physical, for example, yung sinabi ko, yung napaka-basic lang, hindi ko kailangan ng fasting noon, okay? Kasi ganun ba? Hindi. Kunyari, CBC, kasi yung pinakadugo, di ba? Or urinalysis. Hindi ka kailangan magpakagutom for 8 to 12 hours bago noon, no? Bakit nire-require nila? They require that, ma'am, sir, kailan anong oras kayo huling kumain? Mga apat na araw na mo hindi kumakain. Routine na tanong yun mostly ng mga medtech, no? Kasi siyempre hindi naman nila agad nakikita kung ano yung in-order sa'yo, no? Pero kasi routine na tanong na yun. So that pag sinabi mong, nag-almusal ako kaninang umaga, titingnan ngayon nila, ay sir, hindi ho tayo pwedeng mag-blood sugar ngayon or mag-cholesterol kasi kailangan ho nun fasting tayo. Mga ganon, di ba? So maganda din ho na pag kunarin, meron kayong, sinasabi ko nga na maganda na pabago ho kayo magpapa-annual check-up, na tanongin, mabuti yung magpakonsulta muna. Totoo lang. Mauna yon para malaman nyo nga. Basic lang ba kailangan ko? Dok, bata pa naman ako. 20, 30. Basic lang ba? Or magdadagdag na kayo? Kasi kung magdadagdag, hindi ako pwede magpakuha ng dugo ngayon. Di ba? Pero kung wala naman kayo idadagdag, sige, pwede na yung sa ngayon. Diba? Pag fasting kasi, isa din ito kailangan maalala pag fasting. Usually, ang mga clinic na kung saan magpapalaboratorio, siyempre, first thing in the morning yan, di ba? Yes. Kailangan mga usually, pwede na kayo magpakuha ng dugo kung 7 o'clock ng umaga o kaya 8 o'clock. Hindi ho pwedeng over-fasting. No? Kasi pag masyado namang matagal na... Okay, over-fasting kasi. So for example, 8 o'clock sasabihin sa inyo, mabuti ho magpakuha kayo ng dugo bukas ng 8 o'clock. Ang pinakahuling kain mo at inom ng tubig o kahit na anong iinumin o kahit anong kakainin, mga 12 midnight, the best na yon.
Okay? So at least pagdating mo sa clinic, let's say ng 8 o'clock or 7 o'clock, tamang-tama lang. Kung kunyari sabihin mo, ay okay lang, ano, naghapunan ako ng 6 p.m., di ba? Or 7 p.m. Tapos, dadating ka sa clinic na let's say 9 o'clock, masyado nang medyo matagal-tagal na fasting yun. At the most nga, ang sinasabi ng iba, 10 to 12 hours. Pero ang maging maximum, para mas maging optimum, mas mabuti yung mga 8 hours, 8 to 9 hours, mga ganon, na fasting lang. Mula from the time na magpapakuha ka ng tubo. So magsisnack ka sa mga alas 10, alas 11, tapos yun ang pinakahuling kain mo talaga. Kaya ako kasi pinapa-fasting, lalo na kung ang hinahanap ay blood sugar, kaya cholesterol, kung kumain ka ng almusal bago ka magpapa-blood test, at yung palang ilan, doon sa kinakain kasi natin, kahit papano, pwedeng maging, maapektuhan yung blood test mo, no? Kung cholesterol or blood sugar or liver test ang hinahanap. Pero kung basic lang, di kailangan mag-fasting. Si Nitsi Conde, tanong niya, Ate Doc, ano po ang dapat gawin o ano po ang sign para malaman kung may goiter ka? Goiter. Okay. Ang pinaka-obvious is kung may nakakapakang bukol dito. Okay. Ang goiter ay pag parang namamaga or nagkakaroon ng bukol yung ating thyroid gland. Nabanggit na natin dati yon. Lahat tayo, may thyroid gland. Parang botay yan na nandito sa leeg. Kung alam niyo itsura ng botay, no? No, parang yung ribbon na parang ano yan. Parang tayo may botay dito na o pangalan thyroid gland. Hindi usually nakakapayo yun. Kaya nga kung sakaling yun ay namamaga o lumalaki, yan ang tinatawag na goiter. Yan ang pinaka-obvious sign na may goiter ka. Pero pag ganyan nakapana, pagkari yan, ordinary, nakikita mo yung leeg mo ngayon, yan ang normal na itsura ng leeg mo, nahahalata mo, teka muna, parang mayroong namamaga, makukang parang nagbubukol dito. Tapos pa nag-side view ka, makikita mo, hindi lang dahil sa meron tayong mga, ang tawag ba dyan, ang tawag ba yung parang may mga taba dito sa ilalim ng baba natin or sa leeg, hindi siya taba kasi talagang nakikita mo all in. Then definitely kailangan patingin ka. Usually depende sa doktor, no? Pinapa ultrasound diyan para makita nga solid ba 'yan o may tubig-tubig ba, mga cyst. Yan. Pero pwede din po kasi na magkaroon ng goiter na paloob ang paglaki niya. Hindi lahat ng goiter o gosyo pag ganito ang laki, no? Merong pwedeng paloob. Kaya ang isang sign noon is bakla 'yung ako nahihirapan lumunok, 'di ba? Kasi siyempre parang nakapiti siya, nakadagan siya. O may subo-subo pa. Baka may subo-subo pa. Ayun lang nga eh. Yun na, nahihirapan lumunok. So definitely, kung nahihirapan kayong lumunok, patingin ho kayo agad sa doktor, no? Very common sa Pilipinas, lalo na sa kababaihan, ang goiter. Very common, ganun, no? Ganun. Kasi kulang sa iodized salt, usually ang isang ano nila is, siguro, huwag naman masyadong maalat na pagkain, pero kasi kung yung iodine, medyo kulang tayo sa nutrition, no? When it comes to that. Pero very common sa mga kababaihan yan. Ito kay Jesden Hernandez. Ate Doc, yes. Yung nanay ko po may diabetes. Tapos yes. May bukol po siya sa paa. Gusto niya ipa-surgery, kaya lang natatakot po siya. Ano pong pwedeng i-recommend po? Ano, may bukol? I'm sorry, ano yung nasa may paa niya? May bukol sa paa. Pero may diabetes. Okay. Yung bukol, kasi kung sinabing bukol, wala akong na-imagine na sugat, no? Pag bukol lang, di ba? Okay. Ngayon, kung yung bukol na yon, kung dahil yan sa arthritis or parang, ano ba yun, yung parang kalyo na malaki, simple lang yon, oo. Pero kasi, ang importante is, may diabetes, okay, given yon, kontrolado ba yung blood sugar niya, okay? Ibig sabihin nun, I hope nate-testing yung sugar niya. Kung within normal naman, then definitely wala dapat i-problema. Kung may sugat yung kanyang paa, yun ang problema. Kasi kung may sugat, tas ayaw niyang patingin, at lalo na kung kunyari nahahalata ninyo na ma, bakit parang may nana or mukhang hindi na atag gumagaling yung sugat, definitely kailangan patingin nyo yan. Kasi pag nagkaroon ng infection or talagang lumalala, ang problema sa diabetes, hindi nila nararamdaman yon, no? Lalo na kung hindi kontrolado yung blood sugar niya, naaapektuhan yung mga nerves, yung mga ugat o yung mga kaya tayo nakakaramdam ng sakit pag kinukurot, di ba? Kasi nga yung mga nerves mo na nandiyan pa active. Pero kasi pag diabetes,
minsan nagiging ano eh, naaagnas yung mga nerves niya. Kaya wala kang nararamdaman. Kaya nga ang problema, iba, nangangamoy na yung sugat, saka lang nila malalaman na may sugat. Oh, ew. And therefore, may danger na maputulan ka na pa. Kasi kumakalat na yung infection, wala kang warning. Di ba? Nakikita mo, namamaga na yung, ano, nag-iiba na yung kulay ng paa. Yun, palagi dapat ine-examine ang paa ng mga diabetic. Pero kung kontrolado naman yung sugar niya, wala dapat kialala. Yun ang first ano doon, kontrolado ba yung sugar niya? So yun yung ano doon, sagot. Best quick comment. Best way to control yung sugar niya. Ano best way to control? Kung ano man yung binigay na ng kanyang doktor sa diabetes. May iba nakukuha pa sa tableta, kunyari nga yung metformin. Yung iba sabihin ganun, "Di, kailangan mo na ng metformin at isa pang gamot na oral pa rin." May iba na kung hindi na talaga nako-control ng oral, insulin, no? So, kung sino man yung nagsabi dun sa nanay mo na diabetes siya, dapat nagsabi na rin ng gamot. 'Di ba? Kasi hindi biro ang diabetes, hindi yan lagnat na pwedeng mawala bukas, no? Seryoso na sakit ang diabetes. Kung ano man yung inindreseta sa kanya, inumin lang niya yun. At iti-testing yung sugar kung talagang bumababa yung sugar niya. Okay. Ito kay Joanne Fernandez. Hi, yes. Ate Doc. This year, gusto ko naman din po mag-health invest sa sarili ko. Good. Balak ko po magpa-vaccine ng cervical cancer. Good. Magkano okay. po kaya ito para malaman ko po, ano po ba dapat kung isa lang alang. Yes, yearly po, may APE po kami sa company namin. Salamat po. Joanne okay. Fernandez. Good. Okay. Para doon sa kaalaman ng iba, bakit may cervical cancer vaccine? O yan. Para i-prevent ang cervical cancer. Isa yan sa mga common na cancer sa kababaihan. Yung cervix kasi ng babae, yun yung nasa dulo ng puwerta natin, no? So, pag nagtatalik, alam natin yung sa partner natin, pumapasok doon sa vagina, ano? Pero kasi yung vagina na yun, may dead end. Yung dead end na yun, at doon din yung pinapahid pag nagpapa-pap smear, yun yung cervix. At madalas, pwedeng magkaroon ng cancer doon. Dahil ba sa pagtatalik? Pwede. Maaari kasi nakukuha yon through kung meron palang daladalang virus yung asawa mo or yung partner mo, no? Pero kasi kahit na may asawa na of course merong sex life yon, or kahit na virgin pa, really recommendado na mag-inject for cervical cancer. Ngayon, depende kasi iba-iba eh. Siguro just to be sure, sa totoo lang iba-iba kasi ang singil. Kung ang tinatanong is magkano ba yung singil? Yes, magkano siguro just to be sure, maglaan ka na ng 2,000. Just to be sure. No? Kasi iba-iba siyempre yan eh. Iba-iba yung mga doktor, kung paano magsingil. Pwede kitang balikan na lang siguro private message kung gusto mo para makapag-recommend ako. Magtatanong ako para sa'yo tungkol dyan. Ano? Pero direkomendado talaga yan sa lahat ng kababaihan. Kasi kunyari, dati may nagtanong nga sa akin, yung anak ko virgin pa. Bakit kailangan, hindi naman siya kikipag-sex, I'm sure ako doon, bakit kailangan siyang magpa-inject ng cervical cancer? Ang sagot ko lang naman, sigurado ka doon sa anak mo. Yung magiging partner niya, sigurado ka ba? Di ba? Kasi sa totoo lang, di ba, yun yung problema eh. No? Pag kunwari, nagkaroon ng konting gasgas doon sa dead end na yon na sinasabi ko nga, kung nagkaroon ng konting gasgas doon at dahil nga sa pagtatalik, ito pala yung asawa niya, Hindi natin alam. So, mas mabuti na yung protektado siya. Okay. Diba? Ito kay Ems Broquesa. Good afternoon po, Ate Doc and Sir Armand. Ask ko lang po kung ano po ang pwedeng ipainom na vitamins para pagpagana sa pagkain at pangpalakas ng resistensya sa edad na 8 years old. Thank you in advance. Happy New Year. Okay. Marami ngayon na binibigay mga kaibigan ng Compedia, marami silang mga nare-recommend na mga vitamins, ano? I'm sure alam hindi ho kami binabayaran dito, no, pero kaya pwede ho siguro naman ako magbanggit ng mga alam ko na ginagamit. For example, Clusivol Plus, Propan with iron. Oh, ayan po yung mga magagaling na mga alam ko na ginagamit ko ng mga ibang pedya para magkaroon ng gana yung bata. Ngayon,
Gusto ko lang unahan, ano ba ang pakay natin? Unang-una, underweight ba talaga yung anak mo? Di ba? Kasi baka naman yung iba, naiingit ka doon sa kapitbahay or doon sa mga kalaro kasi ang cute-cute, ang taba-taba, di ba? Pero kasi ang findings nila ngayon, ang problema ng mga adults na masyadong overweight, nag-uumpisa mula pa sa pagkabata eh, di ba? So mabuti na yung siguraduhin mo muna, bakit mo gustong talagang magana kumain? Talaga bang ano? Talaga bang payat na payat? Talaga bang underweight based sa kanyang age? Ano ba sinabi ng pedya? Pangalawa, baka naman may nararamdaman, may karamdaman, no? Baka may sipon. Kasi pag walang panglasa, kahit naman tayo, di ba? So kailangan i-address din natin yon kung may mga ibang mga problema yung bata. No, baka may sipon o kaya baka may iba pang mga nararamdaman na kailangan ding ma-address, hindi lang yung malakas kumain. Okay. Ito si Junie Ann Lebino. Hi Sir Armand and Ate Doc. My yes. brother po, nahimatay siya sa simbahan. Mm-hmm. Upon checking BP sa kanya ng medic, low blood daw po siya. Ano po ba kayang cause and paano po ba gagawin para maging normal ang BP? Okay. Ito, ibang problema niya, no? Kasi usually, naririnig natin high blood, hypertension, no? Pag low blood kasi, una, tinitingnan din yung heart rate noon. Again, lagi ko sinasabi kung kunyari ang katawan natin ay bahay, ang bomba ng tubig ay yung puso, yung daanan ng dugo, yun yung daanan ng tubig, mga pipes, di ba? So kung mahina yung bomba ng bahay mo sa tubig, hindi makakarating yan sa yung tubig sa second floor, di ba? Or doon sa ibang parte ng bahay mo. So, unang-una kasi tinitingnan dyan, yung puso, ano ba yung heart rate niya? Kung masyadong mababa, isang clue na yun eh, na kung masyadong mabagal yung heart rate at hindi adequate yung circulation, of course, no? Magbababa, hindi mataas yung pressure or adequate yung pressure para magkaroon ng tamang sirkulasyon. Isang bagay yun. So, definitely, hindi lang yung blood pressure ang tinitingnan niya. Tinitingnan mo din yung puso. Bakit hindi adequate yung pagbomba niya enough para hindi para maging adequate yung blood pressure. And by the way, ang normal ho na blood pressure ngayon, banggit ko na rin kay Armand dati, lagi tayong na, yan ko sa mga pelikula na napapanood natin na 120 or dati pa, 120 over 80 yun ang normal. Pag naging 100 o 110 over 70, abnormal yun. Ngayon po, yung 120 sa mga, dahil sa mga continuous na pag-aaral ng mga dalubhasa dito, no, ang 120 over 80, borderline hypertension na ho yun. Borderline. Okay, hindi na siya yung perfectly normal. Kaya baka ano ho ba yung naging BP niya? Baka naman ang talagang napakababang BP is kunyari 80 over 70, yung mga ganun. Kung ganun, definitely kailangan nung pumunta kayo sa cardiologist. Pero kung mga 90 over 60 o kaya even 100 over 70, normal pa ho yun, no? Hindi ho yan tinaconsider na low blood pressure. Kasi nga 120 over 80 borderline ka na eh. Yun ho ang consideration ngayon. Ay, kung pwede mo pang pababain yan. Very good. Okay. Kay Leng Torres naman. Kay Leng Torres. Sige. Dok, pag na-stroke, may possibility ba na bumalik sa dating normal ang function ng katawan? Like yung kamay at paa pag na-paralyze. Okay. Hindi po ba talaga ang therapy? Thank yes. you. Definitely, pag na-stroke, no, ibig sabihin nun, yung control center natin, which is yung sa utak, yung nagko-control ng kamay ko ngayon or ng paa sa paggalaw natin, yun ang naapektuhan kaya hindi na makakilos. Ngayon, depende ho kasi kung anong klaseng stroke at gano'ng katagal at gano'ng ka-extensive yung damage. Pag medyo extensive, in medyo matagal-tagal bago mag-recover, if at all, no, baka hindi na. Pero yes, makakatulong talaga na iterapy. Kaya nga, yan po yung silbi ng mga rehab center na pang physical therapy para na exercise. So, kasi kahit paano, ngayon sinasabi nila na pwede talaga mabuhayan ulit yung mga nerves. Huwag nating iparamahala. hindi naman lahat ay walang pag-asa. Pero pang tsatsagaan nyo po, gano'ng katagal, depende po yan sa pasyente. No? May iba na talaga, you know, hanggang sa wala na siya, kailangan pa rin na talaga in-exercise. Kasi hindi natin alam, nag-form pa rin naman ng nerves ang utak natin, mga interconnections. So, yun. Okay. Oh, last two minutes. Pasok okay. Na question nyo. Mabilis yes. Ang kutan na ni Ate Doc. Ate Doc,
Sa APE po ba madedetect kung may sakit sa puso? Tanong ni A. Belasamo. Okay. Remember na, yung APE, yung binanggit ko kanina, yun yung mga test. Right? Yun ang mga test. Ang isang parte ng APE, natural, ay lalo na yung mga sinasabi natin, mga package-package, kasama ko doon yung examination ng doktor. So, basis sa storya ninyo, sa history ninyo, sabi nyo, isa kasi sabi sa akin ng pasyente noon, Dok, wala naman ako nararamdaman, gusto ko lang mag-APE. Pero pag nagkakwentuhan na kami, sige nga ako, kamusta ho ba? Family history ninyo? Ano ho ba ang trabaho ninyo? Habang nagkakwento siya ng lagay niya, lumalabas na meron pala siyang ibang mga nararamdaman. Ito, madali ho ako nahapo. Minsan ho, nahimatay ako, ang BP ko daw masyadong mababa. Imagal, so hindi talaga humihinto doon sa okay lang naman ako, wala akong nararamdaman. So, part po ng APE talaga, yung kwentuhan ninyo ng doktor. Kaya napaka-importante yun. At of course, yung physical exam niya. No? Ano ba yung tunog ng puso mo? Baka kasi pwede, again, tridor na sakit. May mga sakit na walang-wala ka nararamdaman. Perfectly okay. Sabihin pa nga, runner pa nga ako eh. Di ba? Nakikipaglaro pa nga ako sa apo ko eh. Di ba? Wala naman ako nararamdaman. And yet, pag pinakinggan ng doktor, makikita niya, may nakikita. So yun yung silbi ng APE. Ate Doc, Happy New Year! At sa lahat ng mga tumututok sa Peace Abilities Lunch Break Chat, Armand Benko po. Maraming salamat! Hey, bye! Happy New Year! Happy New Year!